Ninugunita ngayong araw ang ikatlong taong anibersaryo naman ng panalalasa ng Bagyong Yolanda na kumitil na mahigit 6,000 buhay. Balikan po natin ang ilang di malilimutang tagpo sa pananalasa ng Bagyong Yolanda sa balitang hatid ni Susan Enriquez. Itinuturing na isa sa pinakamalalang kalamidad na tumama sa buong mundo ang Superbagyong Yolanda na kumitil ng mahigit 6,000 buhay. November 8, 2013, pasado alas 4 ng madaling araw, nang maglandfall sa Eastern Samar ang bagyo. Bukod sa malalakas na hanging dala ni Yolanda, kasabay rin ito ang mataas na daluyong o storm surge. Pero ang dilubyo, tumambad pagdaan ng bagyo. Libo-libong bangkay ang nakita sa daan. Nagtumbahang mga ari-arian, maraming pamilya na wala ng tirahan. Sa kabila ng kalamidad, bumuhos ang tulong, di lang mula sa ating mga kababayan, kundi maging sa ibang bansa. Namayani ang bayanihan at pagbumalasakit sa pag-asang muling makabangon sa kalamidad. Matapos ang pananalanta, aabot sa 70 bansa at organisasyon ang nangako ng tulong sa Pilipinas na aabot sa 73.3 billion pesos ayon sa tala ng gobyerno. Kinwestiyon naman ni DSWD Secretary Judy Taguiwalo ang pagpapamahagi nito dahil tila may pinaburan daw ang mga nabigyan ng tulong. Nitong nakaraang buwan, naghain ng resolusyon si Senador JV Ejercito para magbukas ng imbestigasyon sa pagpapatayo ng pabahay para sa mga biktima ng bagyo. Hindi raw kasi naabot ang target na mahigit 205,000 bahay at hindi pa rin na-turn over ang karamihan sa mga napagawa ng tirahan. Susan Enriquez, GMA News.